Hi guys! Good morning! So welcome back again to Maricel Muntimayor channel! So today's video, pagkakataon ko na para sa mga request niyo. So gagawin ko na po, i-film ko na kung ano yung mga measurement ng aming rooms, room namin at saka sa room ng anak ko. Tapos i-measure ko din yung sink at saka laundry area namin. Tapos may dalawang tao, followers ko din na nagre-request na i-measure ko daw yung roof from roof to floor. Ayan kasi yung request niya. Dapat i-measure ko daw siya. Okay, so this is it guys. Kasi umuwi kami kanina ng madaling araw. So mag 2 weeks kami dito. Titira kami dito ng 2 weeks for self-quarantine. Kaming tatlo. Okay, so tara, umpisahan na natin guys, excited. Sana malaking tulong ito sa inyo at magkaroon kayo ng idea. Okay? So umpisahan natin siya sa aming room. Okay? ID pala. Ah, okay. So, sa room pala namin. So, dito tayo mag-umpisa. Ito yung length ng room namin. From dyan, sa dulo. Tapos, susukatin natin siya doon hanggang dito. Dito sa dulo. Dyan. Ang una kong i-measure is yung length ng master bedroom. So, may 280 cm siya. So, ang next na i-measure natin guys is ang width ng master bedroom. So, ang measurement niya is nasa 170 cm. So, 170 cm ang width ng master bedroom. So, dito naman siya. Ito yung room ng anak ko. Yan. Tapos, dito. So, next guys, ito yung room ng anak ko. So, i-measure natin ang length ng kanyang room. So, nasa 260 cm. So, yung width niya, the same lang sa master bedroom. Okay? So, next, guys, ipapakita ko sa inyo ang measurement ng aparador namin para may idea kayo kung ano yung bibilhin nyo na size. So, length at saka width ang i-check natin. So, ang measurement, ang length niya is nasa 89 cm. Tapos, ang width naman nasa 47 cm. So, next, susukatin na naman natin yung door ng dalawang kwarto or dalawang room. So, ang measurement is 70 cm. So both door ng aming room is measured 70 cm. So next, dito na naman tayo sa sink or sa lababo namin. So i-measure natin side by side kung ilan yung measurement nila. Okay? Okay, so dito sa left, ang measurement niya is nasa 130 cm. So, dapat 130 cm yan. Hindi siya naka full blast. Okay, so sa right naman, ang measurement niya is nasa 120 cm. So, ito yung laundry area namin guys. So, pasensya na kung makalat siya. So, i-measure natin ang
width at saka length. So, ito yung width niya. Width. Tapos, i-measure din natin yung length niya. From there. So, from dito to dito. Ito yung length niya. Okay? Okay, so dito sa laundry area, guys, unahin natin i-measure ang width. So, pasensya na dahil nahirapan talaga akong mag-measure. So, ang width niya is 140 centimeters. Tapos, ang length naman is 180 centimeters. Okay, so 140 by 180 centimeters. So, dito naman, guys, imemeasure natin ang ceiling down to floor. So, may dalawang tao kasi na nagre-request. Okay, so ang measurement from ceiling down to floor is 260 centimeters. Pero hindi pantay yung ceiling namin, guys, ha? So, dito, guys, napapansin nyo, wala na yung table namin. Kasi binenta namin siya dahil malaki kasi yun siya masyado, guys. Yung space namin is maliit lang kasi dito. So, kailangan namin siya palitan. So, ito yung gusto namin na papalitan namin ng table, guys. Chideng! So, maganda yung ipapalit namin, guys. So, guys! Yung lahat na pinapakita ko sa inyo na measurement, so yun na yun siya. So sa lahat ng mga nagtatanong sa akin at nagre-request na i-measure ko siya lahat, so na-measure ko na po yung length at saka width ng room namin, tapos measurement ng dalawang door, tapos measurement ng aparador namin kung sakali na gagayahin nyo ang size ng aming rooms. So, possible yun yung measurement ng aparador na bibilhin nyo. Tapos, naipakita ko na din yung measurement ng lababo namin, yung left at saka right. So, mas malaki yung left kaysa sa right. Then, yung measurement ng laundry area namin at saka yung floor, from ceiling to down to floor. Okay, so... So, nakikita nyo yung table namin. So, nawala na siya kasi bininta namin siya, guys. Dahil, yung dining area kasi namin is maliit lang yung space. So, nakapag-decide kami ng husband ko na ibibenta siya. So, sold out na siya, guys. So, magpapagawa kami ulit ng bagong dining table. So, yung dining table namin, guys, is na, yung high table, yung mataas na table, tapos pati yung chair, high chair. So, yung size niya is, ano lang yun, para siyang rectangle, guys. So, maliit lang yung space. So, kailangan namin palitan yung mga plates namin. Palitan namin ng maliit na plate. Kasi yung mga nabili ko is malalaking mga plates, guys. Okay, so... So, kung gusto niyo talaga, so, pinapakita ko din sa inyo ang table na ipapalit namin. So, kung gusto niyo na ganun, so, pwede kayong magpagawa sa carpenters. Okay? So, ano pa ba? Ay, sorry. Guys, kung baguhan ka lang sa aking channel, please, don't forget to like and subscribe my channel. At paki-click na lang din ang notification bell para ma-notify kayo sa mga new uploaded videos ko. Okay? So, kung may mga tanong pa kayo, anak ko na makulit. Anak ko na makulit. Kulit. So, kung may mga tanong pa kayo, guys, leave lang kayo ng comment sa comment section below sa videos ko. So, may comment section doon. So, leave lang kayo. Tapos, so, kapag hindi ako busy, guys, ugaliin ko pong mag-reply sa inyo. So, may mga katanungan pa kayo na so,
my guys, bastos yung anak ko. April. So, may mga katanungan pa kayo na hindi ko pa naipakita sa inyo or yung nag-request sa akin pala ng detached na detached na house dito sa Lumina. So, sorry, wala kasing naka-detached dito na bahay dito sa Lumina. Lahat po siya is naka-row house siya. So, dikit-dikit yung bahay. Okay, so basta yun na siya, guys, ha. Kung may mga katanungan pa kayo, leave lang kayo sa comment section below. Okay, so sasagutin ko yan siya, guys. Okay, so ano pa ba? Regarding po sa mga nagtatanong sa akin about the prices ng mga gamit namin dito sa bahay, may Facebook account ako doon na nakalagay sa description box. I-message nyo lang ako. Sorry, guys. I-PM nyo lang ako, private message nyo lang ako para maisagot ko kayo about sa mga prices. Okay? So, that's it. Sana, guys, magustuhan nyo yung videos ko. At sana magkaroon kayo ng malaking idea. Okay? Bye!